Amen. Praise yes. God. Good morning. Good afternoon. Good evening naman sa ibang mga lugar. Praise God. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Acts chapter 8, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang 40. Acts chapter 8, verse 26. Read. Begin. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. The Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? And he said, How can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. In his humiliation his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, or of himself, or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water. The eunuch said, See, here is water. What that hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still. And they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities till he came to Caesarea. Amen. Praise God. Salamat sa kanyang salita tayong mag-pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa buhay at sa lakas, sa iyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, teach us, help me as I preach, share the word to them, sa iyong mga anak dito sa on-site, may sa online, maabot po ang spiritual na pangalan ng bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng pasalamat, papuri at glory. Patawad amay sa lahat ng mga kasalanan, pahukulang, pahukulang niyo po ang salita ng mga mahayag. Ito ang daling pasalamat in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay September 11, 2022, anniversary ngayon ng 9/11 terror attack noon sa Amerika. At birthday rin ng yumaong presidente, President Ferdinand Marcos Sr. September 11. At ngayon naman, ang title ngayon ay God's Grace to Eunuch. God's Grace to Eunuch. Ang biyaya ng Diyos sa Eunuch. Grace is God's favor. Pabor ng Diyos yung biyaya. Unmerited favor. Ibig sabihin ay ang tao walang merit o walang ginawang kabutihan para maging niya yung favor ng Diyos, kaya tawag ay unmerited favor. Ito ay given by God. God's riches at Christ's expense. Biyaya ng Diyos, blessing ng Diyos ito. At yung eunuch naman ay, ito ay eunuch, ito ay kapon. Kung sa mga baboy pa, gin kapon imaw. Hanggang gin kapon imaw itong eunuch. Ibig sabihin ng eunuch ay, dahil siya ay nagatrabaho siya sa palasyo with the queen of Ethiopia. Siyempre para hindi niya mali mo ba sa anak ang aripon pro reyna. So ganiging kapon na imaw. Oh, Ethiopian eunuch. Ethiopia ito ay sa Africa. At ang rangko niya ay siya ay finance minister or finance secretary. At siya ay worshipper ng Panginoong Diyos. Kaya dito ay
may favor sa Diyos pag ang tao ay worshipper o gustong sumamba. Kaya pumunta pa siya from Africa sa Ethiopia, ay mag-travel pa siya sa papunta doon sa Jerusalem. Naalala niyo yung sinabi ng Samaritan woman na sabi ng mga inuna ng mga Hudyo na doon lamang pwedeng sumamba sa Jerusalem. Oh, kaya dahil ang mga Hudyo sila ang yung may talagang may access talaga sa Diyos, kay Yahweh, kay Jehovah. Kaya sabi na worship God in spirit and in truth. At doon ay sa Jerusalem, kaya yung iba nga pa nagsimba sa Panginoon ay kung luluhod ka ay dapat ay doon ka nakatuon ang iyong, kung yung direction mo doon sa lugar ng Jerusalem. Saan banda ang Jerusalem? Dito tayo sa Kalibo. Sa palagay nyo, saan yung Jerusalem? Saan banda? Yung pa-Manila, di ba doon ang Manila? Doon ba? Manila? Doon side? O, doon side. Ay, saan kaya ang Jerusalem? Saan banda? O, baka doon banda ang Jerusalem, no? O, kung anong side? Yun. Kaya kung ang mga Hudyo, pag nanalangin sila sa Diyos ng Israel, kung saan silang bansa napadpad, pag nag-pray sila, pag lumod sila, doon sila harap sa Jerusalem. So, ganyan ang kanilang mga puso para sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Kaya itong, kung ba dito ay hintil, itong eunuch na to, itong eunuch na to na taga Ethiopia, nagbiyahe pa rin siya, imagine, from Africa, pupunta siya sa Jerusalem. For what purpose? Para pumunta, para sumamba lang sa Diyos ng Israel. Nakatulad rin sa inyo, doon sa New Washington, Sister Penster Munit, marami namang simbahan doon sa may New Washington. Pero pupunta pa dito sa Kalibo. Yeah. Ganoon rin sa inyo, doon din sa Purok 3. Kami sa Briones. Para pupunta lang. Para dito lang, sumamba lang sa Panginoon dito. Magtipon tayo pa magpalakasan spiritual. Pero itong eunuch ay sa ibang bansa pagaling. At ang kanya lamang transport vehicle ay karwahe. Imagine, ilang araw kaya siya sa magbiyahe para makapunta lang siya doon sa Jerusalem. For the purpose, para sumamba sa Diyos ng Israel. Yan ang eunuch ko. Itong Ethiopian eunuch. Kaya may favor siya sa Diyos dahil siya ay worship. Gusto niya mag-worship sa God of Israel. God's grace to eunuch. Number one, ang title natin ay God's grace to eunuch. Number one, by providing worker. By providing worker. Sa Acts chapter 8 verse 26, ito ang biyaya ng Diyos sa eunuch. Nag-provide ang Diyos ng worker sa katauhan ni Philip. And the angel of the Lord speak unto Philip, saying, arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Kaya angel of the Lord. At itong Gaza ay hasta makaroon ay talagang nababati natin lang may hidwaan yung Israelites at ang kanilang kapatid din na Arab din sa Gaza. Kaya dito ay makita natin ng provide ang Panginoon ng worker in the person of Philip. At si Philip na ito ay isa siya sa main sa church nung unang panahon, early church sa Acts chapter 6 verse 5. Sabi po dito, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. At si Philip ay isa, bilang siya ay sinugo ng Panginoon sa Romans chapter 10, verse 14 and 15, Romans 10, 14, how then shall they call on him in
whom they have not believed, and how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kaya itong si Philip ay beautiful ang kanyang paa. Kahit ang kanyang mga paa ay may lupa sa kuko, kahit sabing may likabok, pero pag yan ay ginamit para sa Panginoon, beautiful yan. Imagine, ang pinapaganda lang ay yung mukha, yung paa ay na hindi masyado pinapansin. Pero ito yung gamit na gamit, yung paa, kahit ito yung, kahit ay nakatayo dahil sa malakas ang mga paa. Pero sabi ng Biblia ay beautiful feet. Diba madalas sinasabi, beautiful face, beautiful nose, beautiful eyes, beautiful lips. Pero sa Biblia, beautiful feet. Yung mga nagawali, nag-preach about Jesus Christ, katulad ng Philip, sabi ng Biblia, beautiful feet are the feet of them, how beautiful feet are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Si Philip ay worker ng Panginoon. Hindi siya not worker of iniquity. Ibig sabihin, worker ng kasalanan, not evil worker, not money-motivated worker. Nag-work siya, hindi money-motivated. Alam nyo, minabasa ko na akala kasi yung kapangyarihan ng Diyos ay nabibili ng pera. Kaya meron doon na sorcery na nakita niya nagpapalayas yung mga apostle ng masamang espiritu in Jesus' name, at lumalayas yung masamang espiritu ay nag-offer siya ng pera sa mga apostles na ito ang pera, ay bigyan mo kami ng kapangyarihan na galing sa Diyos, yung sa Holy Spirit. Ay sabi niya ay masama ang yung puso, hindi nabibili ng pera yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kailangan kang magsisi sa iyong motibo. Kaya tayo ay hindi tayo money-motivated worker. Kaya pag mayroong mga worker sa simbahan na ang motivation nila ay pera, yan ay umalis ka na dyan, delikado yan. Pag money-motivated yung purpose na worker na yan. Worker of God, not worker of iniquity. Worker of God, co-laborer with God. Number two, God's grace to Eunuch. Number two, by Spirit enlightenment. Sa pamagitan ng Holy Spirit na siya'y naliwanagan. Sa verse 29, Acts chapter 8 verse 29, sabi dito sa Acts chapter 8 verse 29, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Sinabi ng Espiritu ng Diyos kay Philip, lumapit ka at mag-join ka na iyong sarili sa chariot, sa sinasakyan ng Ethiopian eunuch. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Nanawaan niyo ba yung binabasa mo? Sabi ni Philip sa Ethiopian eunuch. Kaya minsan tayo ay gabasa tayo ng Bible, hindi natin nanawaan. Unless na lang na mayroong magpaliwanag. At isang bagay yun na nandito kayo para maipaliwanag ang salita ng Panginoon. And he said, how can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. Kaya nga nandito kayo para i-guide. So, abang dito kayo ay situate na kayo ay nakikinig. Hello? No? Kikinig talaga kayo? Ha? Mamaya na lang kung ano ang pinakabalahan nyo sa isip nyo ngayon, yung inyong module, ano pang iniisip nyo, yung kakainin sa lunch, ano ang iniisip nyo pa, yung business, ano pa iniisip nyo, yung ka-textmate mo, o ano pa man, isipin mo muna yung salita ng Panginoon ngayon. Nasabi dito, naunawaan mo ba yung binabasa? Hindi mo unawaan ng eunuch, unless na lang na i-guide siya ng
worker ng Panginoon na si Philip. By Spirit, enlighten men. Kaya partner si Philip and the Spirit, Spirit of God. Ito ay special privilege na sa atin kay Philip, maging sa atin. Pwede man gamitin ng Diyos yung angels, yung 70,000 angels. Alam mo si Jesus nung sa cross, na nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, pwede niyang tawagin ang Diyos Ama at patulong siya at tawagin niya yung 70,000 angels to destroy the world. Pero hindi yung ginawa ni Lord Jesus. Dahil ang purpose ni Jesus ay mapatay sa cross, mamatay siya for our redemption sa ating katubusan. Pero salamat na ginamit ng Panginoon ay tayong mga tao para sa Great Commission. At of course, ang angel rin, tumutulong rin yan. Pero hindi yung maunawaan ng angel kung ano ang naranasan natin dahil hindi naman sila yung kung ano gita nangyari na unlike sa ating mga tao. Yun ang hindi naunawaan ng ibang angel. At number 3, by the abundance availability of Scripture, verse 32 hanggang 35. The place of the Scripture which he read was this, was he was led as a sheep to the slaughter, say katulad ng tupa na dinadala sa matansahan, unlike a lamb, katulad ng lamb, tupa, pare rin no? Sheep, lamb, dam, na pampipig, ang tupa kasi pag dinal sa katayan, ay talagang walang imik, dam, parang pipi na lang siya. Ganun si Jesus na wala lang siyang imik, dahil yun ang may plano sa atin talaga. Before his shearer to so open he not his mouth, in his humiliation his judgment was taken away, and who shall declare his generation, for his life is taken from the earth. Ang buhay lang ni Lord Jesus ay 33 years and 6 months. Yan ang buhay niya dito sa lupa. Nabuhay lang siya ng 33 years and 6 months. Yan lang. Napakabate. Napakabata pa ng Panginoon. Dahil matanda pa ako. Oo, 15 ako eh. So, ibig sabihin ay yung purpose ng Panginoong Hesus ay natapos niya dito. So, maganda naman talaga na mabuhay pa ng mahaba as long na nagamit ang ating time para sa Panginoon. Simito sila, nabuhay siya ng 969 years old, pero dalawang verse lang yata ang napatungkol sa kanya, isang verse lang. At walang record kung anong ginawa niya sa kahaba ng buhay niya. Unlike yung iba lang na mga Bible character ay may silang buhay na lang, mga 120 years, 70 years, si David yata, 70 years lang, pero ang daming nang nagawa. Kaya, ibig sabihin dito pala sa sanlibutan, ay hindi lamang, although mahaba yung mahaba ang buhay mo, pero hindi yan guarantee na pag mahaba ang buhay mo ay okay na. Ibig sabihin, kahit ang buhay mo ay hindi ganong mahaba, basta may maraming ka na nagawa sa Panginoon, ay mas maganda yan. Mayroon ka na mga achievement sa para sa Panginoon, hindi lang para sa sarili. By the abundance availability of Scripture. Imagine dito sa verse 35, nabasa natin, at ang focus dito ay preach unto him, Jesus. Christ-centered preaching, yan ang maganda. Minsan nagpamataw sa mga preaching ng iba ay medyo bihira na talaga ng preach si Jesus Christ. Medyo sarili na lataag, anang na kakilaga. Medyo si Jesus Christ hindi na pinipreach. At mayroon mang preaching ay puro lang at kwarta lang ginawali. Basta yung preaching ay giving ng makarong Domingo. Kapon, ko sang Domingo to giving man. Or last month to giving man. Pero giving lang. Kasi hindi ka pa nagbibigay. Pero tayo, bihira tayong mag-preach ng ganyan. Dahil pag matured ka na at meron ka naman ay talagang kusa ka namang nagbibigay. Hindi ka na pinipilit. Voluntary na lang. Kaya, Christ-centered preaching,
Yan ang maganda. Hindi more preaching on other topic like self, political, business, showbiz, etc. But preach unto him Jesus Christ, making Jesus known and his saving grace. We have the abundance of scripture, Bibles here in the Philippines. Amen? Dami natin mga Bible. Dami natin Bible. Meron pang Bible nga sa cellphone. Merong, kung di ko makamali, merong sabi ni Voltaire, isang philosopher, if not mistaken, ay nagsabi siya na yung Bible daw ay mawala, ma-diminish in the future, mawala na daw. Pero ano, alam nyo kung anong nangyari? Yung kanyang bahay ay ginawang printingan ng Bible. Yung nagsabi, mawala na yung Bible. Ano, pagbagay gali, ginamit pa ng Diyos para doon mag-imprinta ng mga Biblia. Ayan. Scripture makes a difference. It can change life. Scripture is inspired. Inspired ito ng Diyos. Ito ay inspired ng Diyos. God inspired this book. All scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine. Doctrine means teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Love the scripture. Amen. We love the scripture. Kaya tayo nandito because of the word of God, the scriptures. God is the author of scriptures. We love the author of scriptures. God's grace to Eunuch. God's grace to Eunuch. Ang biyaya ng Diyos sa Eunuch. Imagine ano? Yung Eunuch nag-travel ng malayo para lang to worship God. Sabi dito sa verse 27. And he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasure, lahat ng kayamanan ng Ethiopia, imo ang in charge, finance secretary, finance minister imo, and had come to Jerusalem for to worship. Dahil sa kanyang attitude ay mayroong biyaya ang Diyos sa eunuch na to by providing for him worker like Philip na filled of the Spirit and by Spirit enlightenment sa kanya, naunawaan niya yung binabasa niya. Mauna, hindi niya nanaintindihan kung sino ba yung dinadala sa slaughterhouse na tupa, na lamb, na sheep. Yan pala ba, sabi ni Philip, yan ay si Jesus Christ. And with abundance, availability of scriptures, and number for the last, by providing water for baptism. Verses 36 to 38, and as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, see, here is water, what that hinder me to be baptized? And Philip said, if thou believest, do with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So itong eunuch, nag-believe siya na si Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Number four, by providing water for baptism. Baptism is the outward manifestation of one believer. Ito ay publicly as second step of obedience. Second step. Minsan nabatihan ko sa mga turo ay first step of obedience. Pero pray ko, inisip ko, second step, dahil ang first step talaga is repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. So ito yung tinatawag na inward manifestation. Yung inward, yung panloob ba na manifestation ay yung panloob ay nag-repent ka, hindi nagtawad sa Panginoon sa mga kasalanan, repentance toward God, at faith, panampalataya kay Lord Jesus Christ, yun ang first step. Ito yung inward manifestation, at ang second step nito ay itong pagsunod sa baptism
water baptism, ito yung outward manifestation. Ibig sabihin ito ay publicly manifestation as a state of obedience. Ang baptism, ito ay outward manifestation. Ito yung tinatawag na identification. Si Hannah, napalamini kapon kami ng ID niya sa ANSAT. So, ang ID, ito ay identification na siya ay estudyante ng ANSAT. Ganun din. Kung ikaw ay nabaptize, ito ay identification na with Jesus. Na-identify ka kay Lord Jesus. Ito ay galing ang baptism, water baptism, yung lubog. Ito ay galing sa Diyos. Comes from God, Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 17. Ang water baptism, hindi ito makapagliligtas. Tandaan natin, ang nakapagligtas sa atin ay ang ating panampalataya, repentance toward God and faith, panampalataya kay Lord Jesus. So, yun ang nakapagligtas. Si Judas Iscariot, nabaptize rin siya ni John the Baptist, pero hindi siya ligtas, nasa impyerno siya. Kasi ang baptism, hindi yan makapagligtas. Ito yung sabi sa Matthew chapter 3 verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan. Galing si Lord Jesus sa Galilee, pumunta siya sa Jordan. So sabi nila ito ay mga 40 kilometers. So ito ay from Kalibo to Altabas. Baktas lang, lakad lang. Naglakad lang si Lord Jesus. Para ano purpose? Para magpabaptize lang kay John the Baptist. Imagine, no? Baktas ka, Kalibo hanggang Altabas. Walang sakyan pa nun, camel lang. So, Jesus, kamit Jesus from Galilee to Jordan and to John to be baptized of him. But John forbid him. Pero tinanggi, ayaw ni John na ibaptize si Jesus, saying, I have need, ako dapat ang ibaptize mo. And comest thou to me? Pero ang sagot ni Lord Jesus sa verse 15, Matthew 3:15, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Hayaan mo mangyari ito. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. So ito pala ang baptism, water baptism. Sa malalaki, ito pala ay to fulfill all righteousness. Then he suffered him. So inayaan na lang ni John the Baptist si Jesus na lumapit magpabaptize. And Jesus, when he was baptized, ang edad ni Jesus na nabaptize siya ay 30 years old, went up straightway out of the water. So hindi siya ginwisikan, hindi siya ginbuhusan. Talagang lubog talaga si Jesus. Went up straightway, nilubog lang, out of the water, and lo, the heavens were open. Nabuksan yung langit, and unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So pagka-baptize kay Jesus, pagka-ahon sa tubig, mayroong boses galing sa langit. Ito yung boses ng Diyos Ama. At ang sabi ng Diyos Ama, this is my beloved Son. Ito yung pinakamamahal kong anak, in whom I am well pleased. Nalubos kong kinanlugdan. Kaya mali yung sabi na si yung Ama daw, siya rin si Lord Jesus, mali yun. Ang tawag doon ay oneness, na si yung God the Father at saka si Lord Jesus ay isa sila. So oneness ang tawag doon. So tayo, ang belief natin ay Trinitarian, Triune God. Yan ang magkapareho lang dyan ang Roman Catholic at saka Baptist, na they believe in Trinity, in one God in three person. Kaya dito makita natin mayroong Trinity, mayroong boses galing sa langit. Anong sabi ng boses na galing sa langit? This is my beloved Son, ito yung pinangamal kong anak. So may Diyos Ama sa langit na nagsabi, at yung nabaptize galing sa tubig, nilubog at umahon, inahon ni John the Baptist, yun ay Son of God, si Jesus. At mayroong bumaba na saan yung kalapati, sa verse 16. Yan ang Spirit of God. Yan ang Holy Spirit. The heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Bumaba yung Spirit of God. Ito yung Holy Spirit sa anyong kalapati, and lighting upon him.
have my own lighting. Good luck. So, bomba, so makita natin yung Trinity, tatlong persona. At sabi nito ay heavens. Dahil lang, three kinds of heavens. First heaven, the heaven that gave rain. James chapter 5 verse 18. Ang second heaven, ito yung galaxy, star, moon, sun, yung sa kalawakan. Ito yung second heaven. Matthew 24 verse 29. And the third heaven, 2 Corinthians chapter 12 verse 1 hanggang 4, the abode of God. Third heaven, at nakarating dun si Apostol Pablo. So makita natin dito yung baptism ni Lord Jesus sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17. At malaki na ang ginabaptize. Yan ang biblical like Jesus. Yung sanggol o infant naman, baby naman ang baptism, yan ay hindi biblical. Ginagawa yan ng Roman Catholic at kahit ako ay nakaranas dyan, kahit kayo rin. Susunod lang tayo sa kinagisnan. Unknowing din hindi natin kasi alam kung ano ang tama noon. Hindi alam ang biblical na baptize na sanggol is not according to scripture. Kaya nga tayong nakaranas ng infant baptism na dala ng turo ng mga Portuguese o Spanyol ay si Magellan. Sabi nila ay Portuguese si Magellan at nakipagtulungan, nakipag-alyansa sa Spain president, king, at siya ay naglayag dito sa nakarating sa Philippines, naghanap lang ng mulo, yung spices sa Molucas Island, hindi ako makamali, napadpad. Na hindi, at yan ay ang dala nila ay hindi biblical na nagbabaptize na maliit o sanggol, so hindi biblical ang ginapractice nila that time. Dapat sa Bible ay malaki, like Jesus, na malaki na binaptize si Jesus. Nung nabaptize si Jesus, ang edad niya ay 30 years old. Yan ang edad ni Lord Jesus. So God's grace to Eunuch, number one, by providing worker. Number two, by spirit enlightenment. Number three, by the abundance availability of scripture. Number four, by providing water for baptism. Kaya sabi dito sa Acts chapter 8 verse 39, and when they were come out of the water, the spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So masaya si Philip na dinala siya. The spirit of the Lord caught away Philip, dinala naman si Philip, at yung eunuch naman ay masaya na nagpatuloy sa kanyang journey rejoicing. But Philip was found, natagpuan nila si Philip sa Asutos na lugar, and passing through, he preached pa rin siya sa lahat ng syudad hanggang makarating sa Caesarea. So yun yung God's grace to Eunuch. Hoping na mayroon kayong naunawaan sa ating ngayong natalakay. God's grace, biyaya ng Diyos sa Eunuch. Tayo rin, bawat isa ay may biyaya ang Diyos sa iyo. Bawat isa, meron din sa akin. Bawat isa may biyaya ang Diyos. Hindi ko lang alam. Ikaw lang nakalamat ang Diyos na biyaya sa ating bawat isa. Amen? So praise the Lord. Kita mo, gusto lang magsimba ng Ethiopian eunuch, may biyaya sa Diyos. Gato rin sa inyo, gusto nyo magsimba sa Panginoon, may biyaya rin ang Panginoon sa inyo. Haligo pa kayo, ng lipstick, nagpahumot, nagpaganda, nagmahaw, pumunta dito para makinig, pamahaw, para lang to worship God sa pangitan kanyang salita at mag-fellowship sa bawat isa. Amen? Meron kayong natutunan na blessing? God's grace to Eunuch. Ano nga yung Eunuch? Ito ay kapon. Ginkapon mo para hindi mabuntis yung reyna. Malay mo, base kung makuha na taro reyna, mahalitan niya, di makuha na taro reyna. So, yan. Oy, si Queen Elizabeth nga pala, no? Ay, nasa Panginoon na. Ay, si Lord Jesus man ang kanyang Lord and Savior, si Queen Elizabeth, at the age of 96 years old. No?
Mahaba, sana mabo pa tayo ng 96 hanggang or 100 years. Sino nagpatay ka na? Wala, sa sakit lang. Kinuha na. Panahon niya na talaga. Oh, so yun. So praise the Lord. Okay, tayo mag pray sa Panginoon. Pray tayo, Jay. Lord God Amay, thank you God sa inyong salita. Salamat sa inyong biyaya sa buhay na Chupian Eunuch. Despite na malayo pa ang kanyang bansa, pumunta ka sa Jerusalem for to worship you, O God. Ganun yung bawat isa sa amin dito. Nasa malayo pang mga lugar, bawat isa ang travel, nag-prepare para na pumunta dito, Panginoon, para to worship you, magkanta, makinig ng salita, mapilosip sa bawat isa. Salamat po ng marami at ganun po sa mga nagtatsaga na manood sa YouTube sa mga preaching. Ibless mo sila ang kanilang heart at kanilang mga desire, Panginoon. Paparaan nyo rin para sa mga worship ninyo, gusto na matuto ng Word of God ng bawat isa. Salamat po na sa blessing mo sa aming mga buhay. Tulong nyo po ang bawat isa pagpalain. Salvation po ng mga loved ones namin at ang mga Hudyo, mga Israelites, mga taga-Israel, na sila ay makarinig ng gospel and they repent toward God, and by faith they will receive Jesus Christ as their Lord and Savior also. And also the Filipinos at lahat ng mga Arab countries, mga Muslim, Hindu, Buddhist, mga atheists, lahat ng mga tribal belief, na sila rin ay makasumpong ng biyaya mo, Diyos, sa pamagitan ni Lord Jesus Christ, na sila ay manampalataya at tanggapin si Jesus Christ as their Lord and Savior. At sumunod sa prayer na to, sa maxing prayer, Lord Jesus, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbayo. Nagsiyan ko po lahat ng kasalanan at pinatalikdan mga kasalanan ko. At Lord Jesus, patawarin niyo ko sa lahat ng kasalanan at pinapanggap kita, Lord Jesus, as my personal Lord and Savior. Salamat po sa iyong biyaya. Thank you, Spiritual Spirit. Thank you for eternal life in Jesus Christ's name. Amen. Remember, always remember, God loves you. Thank you, God bless you and your family. Bye-bye. Bye-bye, love you. Wow, man.